Hi guys! Good afternoon! Welcome back to our channel. It's me, Merlyn. Monday nga pala ngayon and we are going to Sifner. 27 minutes away from the house. Tapos 4:55 PM na ngayon. Sobrang init, 100 degree Fahrenheit. Kasama nga pala kami sa aking asawa mag-deliver ng mga packages. Kasama ko lang kayo at ipapakita ko sa inyo kung gaano kadami ang aming madi-deliver at kung gaano kadami mga packages ang ano namin. Shift that my husband got or accepted is 4 hours only, 5:45 to 9:45 PM, and hopefully we will get that before 9:45. Ayan, medyo traffic na kaya umalis kami ng maaga. We have enough time to get there. Nga pala akong dalawang banana dito, guys. Uy, sobrang laki nitong isa, oh. So in case na magutom ako at si Elizabeth at ang aking asawa, meron din akong dalang tinapay. Meron din tayong sunog na tinapay. Ito yung ginawa ko kahapon yata or nakaraan. So ayan, may baon kami kasi 4 hours nga naman. So ayan, after 27 minutes, nakarating na din kami sa warehouse. First time nga namin dito, kaya namangha ako na madaming tao pala dito na magdi-deliver din ng mga packages. Doon kasi sa usual na pinupuntahan namin, kukunti lang at kadalasan na laki. Dito naman, usually mga babae nakikita ko. Meron din iba kasama ang asawa nila at anak kagaya namin. So pagkadating nga namin, nag-sign in kaagad ang aking asawa at pumasok sa warehouse para kunin ang mga packages. At paglabas niya, nilagay na nga namin kaagad sa sasakyan. Nilagyan ko na nga din ang mga packages ang aking paanan. At nang mailagay na namin lahat, umalis na din kami kaagad papunta sa first delivery namin. Medyo madami-daming stops din ito, guys, dahil 4 hours nga naman. Dito nga pala kami sa may country area, dinala ng GPS, guys. At tingnan nyo naman, guys, yung ulap, parang uulan talaga tumamaya. So pagkadating nga namin sa first stop, guys, napansin ko nakatulog na pala si Elizabeth. Sayang hindi niya nakita yung mga malalaking tupa. Mag-i-enjoy sana siya kaso tulog. Nakakatuwa dito dahil may marami kang makikitang iba't ibang hayop. At ito nga, may nadaanan kaming mga kabayo. At sa time na ito, gising na si Elizabeth at tuwang-tuwa nga siya makakita ng mga kabayo. Kung papipiliin ako, guys, gusto ko tumira dito, malayo sa lahat ng mga problema. Charot. Kahit nga pala saan tayo tumira, may problema talaga. So anyway, nasa kalagitnaan na nga kami ng pagde-deliver, guys, at nagumpisa ng umulan. Sabi ko nga sa aking asawa, kunin na niya yung payong na nasa trunk habang hindi pa masyadong malakas ang ulan. At sabi naman niya, hindi daw ito lalakas, kaya ayun, hindi niya kinuha. 7:38 na nga pala ng gabi, guys, at ito na, palakas na ng palakas yung ulan. Pagdating namin dito sa next stop, guys, sobrang lakas na ng ulan. Naghintay nga kami ng mga 10 minuto para patilain, at nang medyo humina na, lumabas na din yung aking asawa para kunin ang payong sa trunk. Ayaw kasi makinig sa akin kanina, kaya yan, basa tuloy. Iba din kasi yung design ng kanilang bahay, umaagos yung tubig sa mismong harapan kung saan kadadaan. So bandang 9:41 na nga itong time na ito, guys, at last delivery na namin. So 4 minutes early kami natapos. At gusto ko na ngang umuwi dahil ako'y nagugutom na, at 40 minutes pa kami bago makarating doon sa bahay, kaya medyo malayo-layo talaga ito. Habang nasa biyahe nga ako, iniisip ko na kung ano ang aking lulutuin dahil gustong-gusto ko talagang humigop ng mainit na sabaw. At sa wakas, nakarating na nga kami sa bahay ng 10:23, guys. Nagpainit nga ako ng tubig kaagad dahil ako'y gagawa ng lauoy. Ewan ko anong Tagalog niyan. Kami lang pala ni Elizabeth yung kakain nito dahil iba din yung kakainin ng aking asawa. Kalabasa, sitaw at peche nga lang pala yung available na gulay dito sa bahay. At sasahugan ko na nga lang ito ng pritong bangus, guys. Sa mga oras na ito, sobrang nagmabadali na talaga ako, guys, dahil ako'y nagugutom na talaga, at amin pati si Elizabeth. Sausage sandwich nga pala yung kakainin ng aking asawa, at naisalang ko na din ito sa air fryer. Hindi nga lang ako nakapag-video, guys. So habang hinahanda ko ngayong mga gulay, guys, pinapagalitan ko yung aming yaya. Bakit kasi hindi siya nagluto kaagad ng hapunan, alam namang pagod kami. Ay, asawa ko lang pala. Pero nakakapagod din kaya nakaupo sa sasakyan ng mahigit 4 oras. Oh, alam ko iniisip nyo, guys, totoo bang mayaya kami? Yes, guys, meron. At ako yun. So anyway, ang lesson learned dito is magluto ng pagkain bago umalis ng bahay para mag-deliver. Para pagka-uwi is papainit na lang sa microwave ng ilang minuto at makakakain na kaagad. Hindi yung kailangan mo pang magluto kahit nanginginig ka na sa gutom. Luto na nga pala ang ating hapunan, guys, at kakain na din kami sa wakas. Sobrang sarap nga pala ng aking lauoy, guys, or gutom lang talaga ako. So anyway, puputulin ko na ang video na ito, guys. Thank you so much for watching. See you soon. Bye-bye!